Takot at pangamba, yan ang namayani sa ating mga overseas sa Filipino workers sa pagtama ng magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan kaninang umaga. Ang kanilang kwento sa ulat ni Soo Jin Kim. Ito na ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Taiwan sa loob ng 25 taon. Naitala ang epicenter ng magnitude 7.5 na lindol, 18 kilometro timog ng Hualien City na naramdaman ang pagyanig sa buong bansa. Ayon sa Monitoring Agency ng Taiwan, nasa 26 na gusali ang gumuho dahil sa matinding pagyanig. Naitala rin ang landslide sa ilang lalawigan. Sa ngayon, higit 50 tao na ang naitalang sugatan at natrap sa mga gusali. Ayon naman sa Migrant Workers Department, walang Pilipinong na-monitor na nasaktan sa lindol. Halos 90,000 kabahayan ang nawalan ng kuryente sa Taiwan. Apektado rin ang mga linya ng tren. Sinuspinde na ang pasok sa mga opisina at mga paaralan. Si Tin na nagdadalang tao, nasa night shift duty nang maramdaman niya ang lindol mula sa 7th palapag ng kanyang pinagtatrabahuhan. Nervyos po, ganon. Tapos nangangatal po ako. Tapos yung parang hindi mo na alam. Yung parang, di ba po, meron kaming mga fire drill. Yung drop cover, yung ano po, hindi na po namin nagawa kasi on the spot po yung nangyari. Hindi rin mapalagay si Tin, lalo't sunod-sunod ang malalakas na aftershocks. Nag-aftershock siya eh. Naramdaman pa rin po namin, nakakailang aftershock po siya eh. Siyempre, gaya ko po, mag-isa po ako ngayon. Parang nandun pa rin yung intense mo na nanervyusin ka, baka sakaling bag na ulit-ulit. Si Christian naman, nasa palikuran ng eskwelahan ng lumindol. Nagnunood na ang YouTube habang nasa sa toilet. Tapos yung biglang na-receive na namin yung text. Kita sa text message na ito ang presidential alert na inilabas ng pamahalaan ng Taiwan para mabigyang babala ang mga residente. Dagdag pa ni Christian, kinabahan siya sakaling malagay sa alanganin ang gusaling tinitirhan nila ng kanyang mga kaklase. Yung ramdam mo pa talaga eh. Tapos nakatiwa kasi kami sa basement, so medyo di naman siguro mangyayari pero nakakatakot na isipin baka bumagsak yung building, no. Agad nagpalabas ng tsunami warning ang Pilipinas at Japan. Pero binawi rin makaraan ng 2 oras. Sa harap ng pangamba, nagpapasalamat pa rin si Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello na ligtas ang mga Pilipino sa Taiwan. Nagpaabot din ng panalangin para sa mga biktima ng lindol sa Taiwan ang ilang mambabatas. Ang OFW Party List handang magbigay ng tulong sa ating mga kababayan sa Taiwan, maging sa mga kapamilya nilang nababahala sa Pilipinas. Soo Jin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.